Amen. 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 Because the Holy Spirit is with us, di ba? That's right. So, nananahan ngayon ang Banal na Espiritu sa atin, no? At kasi siya yung ating pag-uusapan. So, in our last lessons, preaching days, no? Fridays, we know who is the person of the Holy Spirit. And then, what happened to the Pentecost and the empowerment of the Holy Spirit. Now, we are on the fourth message wherein we are going to discuss and learn about the Holy Spirit, no? The Holy Spirit chief office. Amen. No? Ano nga ba ito? Kumbaga, sabi nga nun sa sabi ni Sister Cecil, Minister Cecil before, di ba? Yung tungkol sa halo-halo, palalim ng palalim. No? Palalim ng palalim kasi yung halo-halo, di ba? Yung kanyang lasa is nandun sa ilalim. So siguro, yung mga kumakain dati noon, hindi nila alam na hinahalo pala yun. That's why, nung palalim na malalim na, yung kanilang kinakain, dun nila nalasahan yung sarap. This is like the Holy Spirit. We learned the Holy Spirit in the past few days, so no, it's become deep yung pagiging pagkakilala natin sa banal na Espiritu. Amen po ba? Amen. So that's why we are going to take up now, no? Ano bang mayroon dun sa chief office ng banal na Espiritu? Kapag sinabing office, chief office, di ba? Ano ba yun? Kasi natin office, we know it that if you say, ano ba yun? Ito'y tanggapan, di ba? So that means, yung pag-uusapan natin is yung lugar, yung tanggapan ng hepe ng banal na Espiritu. Amen. Sabi nga, bakit ba natin kailangan pagkatiwalaan ang mensahe na ating tinatanggap? Agree po ba kayo doon? Are you agree? Why you need to trust the message that we receive. Are you agree with that? Amen. 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 Ano? So there are two reasons why. So number one po, sa pamumuno ng banal na Espiritu, ipinapaalala at ginagabayan ng mga apostol ni Jesus Christ at isinisiwalat ang mga bagay na hinggil kay Jesus sa kanila habang ibinabahagi ang istorya o kwento ni Kristo. Amen, no? Kumbaga, yung unang dahilan kung bakit kailangan natin pagkatiwalaan yung tinatanggap nating mensahe, no? So, kasi, ano to, ipinapaalala ng banal na Espiritu, ginagabayan niya yung mga apostle of Christ. Diba? Tayo yun. Hindi lang yung mga naunang apostle ni Jesus Christ. Sa kasalukuyang panahon, tayo yun. Tayo yung mga apostol ni Jesus Christ. Diba? Ipinapaalala ng banal na Espiritu yung mga bagay na tungkol kay Kristo habang ibinabahagi natin ito sa ibang mga tao. Diba? Sa ibang mga kaluluwa. We don't know. Diba? May pinagdadaanan. There is burden in each and everyone, in each individual that we encounter. That's why we need, di ba? We need to share. And the Holy Spirit, the part of the Holy Spirit is to give us, is ipaalala, no? Guide us regarding the story of Jesus Christ while we are sharing. Of course, hindi natin i-share yung, si Jesus Christ ganyan, si Jesus Christ ganito. Hindi. Diba, hindi mo lang basta babanggitin kung sino si Jesus Christ dun sa kaluluwa na ating nakaka-encounter. Siyempre, yan, magtatrabaho yung banal na Espiritu. The Holy Spirit will guide us what we are going to tell, to speak to the individual or to the soul that we are encountering. Amen po? Then number two, the Holy Spirit is there upang tayo ay tulungan to help us
understand the truth of the message regarding Jesus Christ. Amen. These are the two reasons, no? Kung bakit natin kailangan natanggapin yung mensahe ng Panginoon. Diba? Kasi ito ay ating ibabahagi. Through the Holy Spirit, He will help us. He will guide us. No? Amen. So, what is the chief office of the Holy Spirit? Ano nga ba itong tinatawag na chief office ng Banal na Espiritu? So, ito yung lugar upang luwalhatiin at purihin si Kristo. Amen. No? Ito yung banal na lugar. Kaya tinawag na chief office of the Holy Spirit, ito yung banal na lugar kung saan pwede nating purihin, pwede nating luwalhatiin si Jesus Christ. Amen, ano? Sapagkat, alam natin, ginagawa lahat ng ni Jesus Christ, no? Kung ano yung dapat para sa atin. Sapagkat meron siyang objective, may aim siya sa bawat isa sa atin na siya ay mapapurihan, no? At sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen po, no? So isipin natin, ano ba yung mga ginagawa niya sa atin? So kaya kailangan ito yung ibabalik natin sa kanya, no? Kasi layunin niya na siya ay mapapurihan through us. Amen? At sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. So, ano nga ba yung ginagawa ng Holy Spirit na dapat nating tularan? Diba? Kaya nga sikapin nating luwalhatiin. Ito yung gusto niya eh. Ano yung ginagawa niya? Kailangan nating sikapin na mapapurihan si Jesus Christ through the Holy Spirit. Sabi nga, sa ating patuloy na pananalangin, ay hilingin natin na tulungan tayong maluwalhati ang Panginoong Jesucristo. Amen. So when we pray, talagang kailangan, hindi ka lang mag-pray sa sarili mo. Diba? When we pray, we need the help of the Holy Spirit. No? Kailangan mangusap yung banal na Espiritu sa atin habang nag-pray tayo. So tingnan na natin, diba, as an example, yung mga nabibigyan ng assignment dyan. Minsan wala yung naka-assign opening prayer, doon sa pag-pray ng mga food bago natin kainin, di ba? Sometimes nararanasan mo yan, yun na nga yung ka ano ba yon, yung expression ng Kristiyano, bakit ako? Why me that I will pray the food? Why me that I will pray the opening prayer? I am not the one who is assigned. It's not like that. A Christian is always ready, di ba? Amen. Always ready, anytime, anywhere. Nabigyan ka ng gawa, ganap ng Panginoon na mag-pray ka dyan, mag-pray ka dito. So, no excuses. Amen, ano? So, kailangan na sumunod tayo kung ano yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. So, katulad nga no, napansinin natin na naluluwalhati na pala natin yung banal na Espiritu sa pamamagitan ng pag-obey natin, di ba na? Uy bro, ikaw ngayon ang mag-pray ha, kasi wala si brother. So katulad kanina, di ba, nangyari, may naka-assign doon, pero sino yung nag-pray? Praise God sa kahandaan ng bawat isa. Amen po, no? So sabi nga, upang makita natin si Kristo para sa ating mahinang mga mata na hindi na natin nakikita minsan ang mga ginagawa niya sa atin, sometimes we ignore kung ano yung ginagawa ng Banal na Espiritu o ni Kristo mismo, ni Jesus Christ sa atin. Di po ba? Ini-ignore natin yan. Ay, may ipinapagawa siya. You need to obey. But just later, I will do that. Kalain mo, no? Paghihintayin mo yung Panginoon. Paghihintayin mo si Jesus Christ sa ipinapagawa niya sa'yo. Pero, pag ikaw ang humingi sa kanya, anong ginagawa niya? Kung kalooban niya, ipagkakaloob niya sa iyo. Amen. Alatul, di ba? Alatul, ibibigay niya yun. Kung healing yun, may sakit ka ngayon, ngayon din, mararamdaman mo yung kagalingan. Financially, you need financial. Amen. Di ba? Ngayon din. God will make a way. Ipagkakaloob niya yan. Di ba? Kasi yan ang mga ginagawa niya. Minsan, hindi natin alam na binabaliwala natin. Amen po, no? God loves us, diba? Ano ba yan? Nandyan nga yung banal na Espiritu, pinagkaloob niya eh, para talaga makasama natin.
Diba? Iniwan niya. Iniwan niya yung banal na spirito sa atin sa kanyang pagbalik sa Ama. Diba? So, na, ngayon, in reality na sa ating buhay, nandyan siya. Even though yung mga unbeliever, kasama din nila yung banal na spirito. But, they don't, kumbaga, hindi nila kilala. Diba? Hindi nila kilala kung sino yung banal na spirito na kanilang kaagapay, kasama sa buhay. Amen po, no? Alam natin, marami tayong nagagawa, diba? Na minsan, ginagawa pala natin yon, and then nare-rebuke tayo ng banal na spirito. Huwag mong gawin yan. Pero, in our mind, gagawin ko to kasi gusto ko eh. Diba? Pero, deep inside, ng ating pagkatao, nandiyan ang banal na spirito, nire-rebuke ka. Huwag gawin yan sapagkat hindi para sa iyan. Hindi karapat dapat na gawin mo yan at hindi makalulwalhati yan sa ating Panginoon. Amen po, no? So, lagi nating iisipin yon. So, meron tayong tatlong pag-uusapan na observation na tinatawag. Bro, paki-ano po, paki... So, the first one. Yan. We have three observations that we are going to tackle. Number one, the Holy Spirit is our Lord's glorifier. Amen. So, tingnan nyo, no? Yung Espiritu Santo ang tagapagluwalhati ng ating Panginoon. Amen. So, panatilihin natin ang katotohanan sa ating isipan at huwag nating kalimutan yung mga hindi lumuluwalhati kay Kristo ay hindi sa banal na Espiritu. At yung nasa Espiritu Santo ay palaging lumuluwalhati sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Simple lang, sabi nga, yung mga hindi pumupuri kay Jesus Christ ay wala sa kanila yung Holy Spirit. Sapagkat yung banal na Espiritu ay palaging lumuluwalhati sa ating Panginoong Jesus. Amen. So kapag, pansinin ninyo ang inyong mga sarili, diba? Kapag nakakagawa na tayo ng hindi dapat, no? Na hindi karapat dapat, naiisip natin yan, nakikilos natin yan, na nasasambit natin yan sa kahit sa atin lang sarili. Tandaan niyo, wala sa atin ang banal na Espiritu sa oras na 'yon. 'Di ba? Kaya lagi-lagi nating isipin na the Holy Spirit is with us. Amen, ano? So sa under this the Holy Spirit is our Lord's glorifier, meron po tayong ilang points? 2, 4, 5. Meron tayong 5 points na tatalakayin. Number one, tingnan natin, have an eye to this truth in all comforts. Amen. Tingnan natin ang katotohanan sa lahat ng kaginhawaan na mayroon tayo. Amen po, no? So, in reality, maraming kaalwanan o kaginhawaan tinatamasa natin sa kasalukuyan bilang mga tao. Diba? We have free. May kalayaan tayong gawin ang gusto nating gawin sa ating mga pamamahay. We are free to do, no? Kung gusto mong matulog, nasa pamamahay mo, matulog ka hanggang gusto mo. Kung 24 hours na natutulog ka, walang problema. Kasi gusto mo yun eh. Diba? Ano pa? No? Gawin mo kung ano. Gusto mong maglinis? Do it. Gusto mong kumain lang, magluto ng magluto, kumain. Do it. Diba? Kasi, iyon ang gusto mo eh, 'di ba? Iyon yung mga free will natin. Pinagkaloob ng Panginoon 'yan sa atin na gawin ang lahat ng ito. So sa ating mga pinagtatrabahuan, 'di ba? Ayun din, we are free to do. Nasa sa'yo ikaw ang boss ng sarili mo sa trabaho mo. 'No? At the same time, even though mahirap yung ginagawa nating work, ikaw pa rin ang gagawa yan. Kung papetiks-petiks ka lang, sabi nga sa trabaho mo, at the end, ikaw pa rin ang gagawa yan, di ba? Hindi yung kasama mo. Kasi trabaho mo yan eh. Di ba? Gagawin mo yan. Trabaho mo yan. Hindi yung kasama mo. Hindi yung iba pa na kasama mo sa opisina. Kasi yun ang itinalagang gawin mo para sa, doon ka binabayaran, sabi nga Sister Lisa. Doon ka binabayaran sa trabaho mo yun. Kaya, pahalagaan mo yung oras na ikaw ay binayaran sa work na yun. Diba? Hindi ka dapat na,
nagpapabaya. Hindi ka dapat na pinapabayaan mo. Gawin mo. Let's say, gawin mo na yung word mo and then the rest ng oras is it's all yours. Nasa iyo na kung anong gusto mo nang gawin. At least tapos na yung gagawin mong trabaho na ikaw ay binayaran doon. Amen, ano? Marami pa, di ba? Dito sa ating bahay pa ng bahan, we are free also to do what we want to do. Di ba? Free ka rin. Pilat is, sabi nga, gumawa ng kape, gumawa ng tsaa. Yan ang ino-offer natin every time sa mga bagong dalo. Di ba? We offer that. Ano pa? Kung may pagkain tayo, sama-sama din tayo kumain. Diba? So, meron tayong mga tungkulin maging dito sa ating bahay manambahan. Diba? At free natin gawin yon. Kung may assignment ka, you are free, kapatid. Gawin mo kung ano yung meron ka. Kung ano yung kumbaga, iniatas sa'yo na tungkulin. Kung anong ministry mayroon ka. Maging seryoso ka. Kasi binigay yan sa'yo eh. Hindi binigay sa iba. Bakit kaya? Diba? Bakit ikaw pinili ng Panginoon na gumawa niyan na sa ministry na yan? Tinawag ka dyan. Diba? Hindi tinawag si kapatid na ganito. Hindi siya marunong kumanta. Tatawagin ba siya sa worship team? Hindi. Diba? So, ano ba? Sabi nga, kung saan ka lang talaga nakatalaga, dun ka talaga ilalagay ng Panginoon. Diba? So, salamat. Kung yung iba dyan, merong calling sa pagtuturo. Amen. Marami na yung mga na-promote na mga speakers. So, salamat sa buhay ninyo, mga kapatid. Diba? Dami ng mga teacher. Amen. So, kung minsan, hindi natin dinesire yan, but God give us that responsibility na magturo. Kasi alam niya, kaya mo yan, hindi kanya pababayaan. Diba? Kaya niyan. Kaya natin yan. No? Hindi pagkakaloob ng Panginoon, isipin natin, hindi pagkakaloob ng Panginoon yung ministry na yan kung hindi mo kaya. In the first place, the Holy Spirit is with us. Panginoon ang kasama pa rin natin. Amen, ano? Kaya, maging masigasig lang tayo sa mga ministry na meron tayo, yung tungkulin na pinagkaloob sa atin. Maging excited na sundin, mag-obey. Amen, ano? Sa ating mga ginagawa. Gayun din, marami pang iba, di ba? Kahit nga sa financially, kung may pera ka, pwede mong bilhin kung anong gusto mong bilhin eh. Diba? So, hindi ka naman manghihingi sa kapatid. Kapatid, bigyan mo naman ako ng ganito, bibilhin ko lang yung gusto ko. Hindi. Diba? Oh. Ikaw ang may karapatan kasi pera mo yan. Pinagkaloob sa iyan. It's up to you. You are free na bilhin mo kung ano yung gusto mo. Or, sometimes, sabi nga, gamitin mo rin. Gamitin din natin yung wisdom na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Pagdating sa pamimili, makabili ka ng bili, hindi mo naman pala kailangan. So, sino naubusan? Diba? So, kailangan, bibili tayo yung kailangan lang. Kasi trending yung bagong cellphone. Uy, kailangan ko ng bagong cellphone. May bagong labas na. iPhone, ano na? Diba? Kasi yung iPhone ko, anong iPhone pa lang. Diba? So, meron na ngayon, latest. So, kailangan, kung pwede pa rin lang yung ginagamit mong telepono, kapatid, pagtiyagaan mo. Kasi mayroon ding, kumbaga, may oras din yan na masisira at hahayaan ka muna ng Panginoon na mag-ipon ng pambili mo sa susunod mong cellphone. Diba? So, wisdom din. Hindi lahat ng bagay na gugustuhin mo is bibilhin mo. Mag-save ka pa rin in the future. Even though sabi ng Panginoon, huwag tayong mag-alala, diba? Sa ating kinabukasan. But, wisdom pa rin, kahit konti-konti lang yung ating sahod, save a little, sabi nga. Pagdating ng araw, yung little na yun, malaki na. Diba? Amen! So, bilang simbahan din po, bilang komunidad, bilang individual, ay kailangan natin ang tuloy-tuloy na paggabay ng Banal na Espiritu, kung saan mananatili tayong nananalig sa katotohanan na ipinagkaloob sa atin
faith. At palaging bukas na unawain ito ng higit na malalim upang maipasa natin ito sa iba ng may kabuwang integridad. Amen. Diba? So, panatilihin po natin na ang Holy Spirit ay nandyan sa atin. Sa atin. Kasama natin. Manalig tayo, magtiwala. No? Kung ano yung ipinapagawa sa atin, diba? Gawin natin. Kung ano yung sinasabi niya na sabihin mo ito, sabihin natin. Diba? Kung may nakikita tayo sa kapatid na may nagkakamali, huwag po tayong mahiya. Kausapin natin yun. Diba? Hindi ikaw ang lalapit doon. Ang banal na spirito ang magsasabi sa'yo, kausapin mo yung kapatid na yon. Ayusin mo kung anong meron. Diba? So, hindi ko po alam. Alam ko, hindi ko po alam na yung iba sa inyo may pinagdadaanan. That's normal. Diba? Lahat po tayo ay may burden. Lahat po tayo ay nakakaranas ng trials o problema sa buhay. Pero, ano ba yun? Let's say, sabihin natin, sa larangan ng pag-aasawa o mag-asawa, meron ding nangyayaring problema. Sino kakapitan mo? Sino kakapitan ng couple? Yung bang kabilang ano? Diba? Hindi. Kasi, Jesus Christ is the center of the marriage. Couple. Siya yung nasa gitna. Hindi yung nasa kaliwa mo o nasa kanan ng lalapitan mo. Kakapitan mo, kundi si Jesus Christ na siyang nasa ating kalagitnaan. Amen, di ba? Anumang problema meron tayo, siya lang ang tatawagin at kakapitan. Maging kapatid, meron tayong dinaranas, nandyan ang mga group, nandyan ang mga groups natin na tumawag, mag-message, we need prayer. Di ba? Huwag kayong mahiya. Kasi, kung ano man yung problema yon, kahit hindi niya sabihin na di-discern yan, may gift of discernment yung iba sa atin, yung iba sa grupo. Bakit? Diba? Bakit kaya nangyari yon? May nakita ka lang, mag-iisip na yun eh. Diba? So, ibig sabihin, may nangyayari. So, kailangan, even though hindi mo tinatanong kung sino man yung concern, pag-pray na. Mag-pray ka na. Diba? Or, kung kailangan talaga na humingi ng tulong ng prayer, mag-pause sa group, no? Na kailangan ng prayer. Amen po? Amen. Amen. So, huwag nating alalahanin, huwag nating isipin, nakakahiya naman, hihingi ako ng prayer kasi may problema kami mag-asawa, may problema kami magkapatid, may problema kami mag-ina. Hindi ganun. Diba? Hindi po ikinahihiya yung problema. Lalo na kapatiran ang sinasabihan, lalo na taga-simbahan ang sinasabihan, kailangan talaga. Kasi sila yung makakatulong natin para manalangin. Hindi mo kaya manalangin mag-isa. No? Kailangan mo talaga is group. Marami na mananalangin. Mas pakikinggan ng Panginoon. Di po ba? Kaya maraming answered prayer kasi through the group, no? Yung mga pananalangin natin na natutupad, tinutugon ng Panginoon. Kasi nakikita ng Panginoon yung puso natin. Amen po, ano? So, sa ano ba yung sinasabi? Ang lahat ng mga ministeryo ay dapat na sumailalim sa pagsubok na ito. Kung hindi nila niluluwalhati si Kristo, hindi sila sa Espiritu Santo. Ano po ba yung sinasabi sa 1 Corinthians 10:31? Ano to? Memory verse. So, whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. Amen. Diba? Kumakain ka, umiinom ka, gamitin natin. Ano man yung ginagawa natin, isipin natin na mag-glorify natin yung banal na Espiritu, yung Panginoon na ginagawa natin yan. Maging sa Psalm 29:2, ano po yung sinasabi rito? Give unto the Lord the glory due to His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Ano yan? Ibigay natin. Ipagkaloob natin sa Panginoon, no? Yung kaluwalhatian na nararapat sa Kanyang pangalan. Diba? Kasi, i-glorify natin eh. Through us and the Holy Spirit. Kasi sabi nga, ano yung sinasabi?
sa ating number one yeah, number one observation, the Holy Spirit is our Lord's glorifier. Amen, ano? So, yun, lagi po nating tatandaan. Number two po, yung second point natin. Tingnan na lang natin. Think of His birth of incarnation. Tama ba? Oo, or incarnation. Amen. Tingnan natin yung katotohanan, di ba? Yung katotohanan sa lahat ng relihiyong pagkilos, di ba? At usgahan ng mga ito sa pamagitan ng pamantala. So, kung kasama natin ng banal na espiritu, kailangan na pinupuri natin si Jesus Christ. Ano bang nararapat na pagkilos pagdating sa relihiyon? So, ano po ba yung ginagawa ninyo? No? Bilang isang Kristiyano. Diba, bilang isang Kristiyano, mananampalataya ay nakikita sa atin kung paano tayo nakaugnay sa ating ginagalawang relihiyon. Diba? Sa paraan ng ating pagkilos, sa paraan ng ating pananamit at pananalita, maging sa paniniwala. No? So, sa ating relihiyon, ang araw ng pagsamba ay tuwing Biyernes ng umaga. Diba? Katulad ngayon. At pag Sunday, Linggo ng gabi. So, marapat lamang na makita tayo sa ating bahay-sambahan sa mga araw na ito kung wala din lang tayong pasok sa trabaho. So, walang karamdaman at unahin muna natin ang Panginoon higit sa lahat. Diba? So, pagkatapos natin unahin, ay gawin na ang gustong gawin. Diba? Yung bang pakiramdam na nag-obey tayo Friday, oh, kailangan pala, kailangan kong maghuli, sumamba. Araw ng pagsamba, araw ng paghuli sa Diyos na dakila, di ba? So, kailangan, nandiyan tayo. Kung may kadahilanan man, God knows, wala tayong may kakaila, wala tayong may lilingit sa Kanya. Alam niya kung ikaw ay gumalalang, di ba? Alam niya kung ikaw ay nag-bitch, no? No? Inuna mo yung para sa sarili mo. Diba? Hindi yung sabihin natin, na makikinig na lang ako kasi meron naman sa online, pinopost naman sa group, na din naman pakinggan yung preaching ngayong araw, diba? Hindi ganon. So, kailangan ka ng Panginoon. Kailangan yung presensya mo, sabi nga, diba? Kahit na, let's say, ano man yung dinaranas natin, kailangan ng Panginoon na makita ka. Diba? Kasi, ano sabi ni Pastor Sam, yung presensya mo rito is malaking bagay na. Diba? Amen. So, marami na tayong natutunan sa mga dinaluhan nating pag-aaral o kasaynayan sa ating paglago sa buhay espiritual. Di po ba? Sunod-sunod no, yung mga trainings, iba mula pa nang tayo makakilala sa ating Diyos na tagapagligtas. Simula pa lang na tayo inimbitahan na dumalo sa church, katulad ng mga kapatid natin na bagong dalo ngayon. Dire-diretso na yan, kapatid, kung hindi ka magbabago. Hindi ito yung first time. Meron pang second time. Third time yan. Diba? Kung talagang ang Panginoon ang pumasok sa puso mo. No? Diretso na yan hanggang sa katapusan ng ating mga pinag-aaralan. Kaya nga, sabi po, may mga coordinator tayo na italaga. No? Kasi sila yung tumitingin o magmo-monitor ng ating mga napag-aaralan kung saan para na rin naman ito sa ating lahat. Hindi para sa hindi para kay Brother Remar kaya ka nag-aaral. Di ba? Hindi para kay Brother Edmond. Lahat po tayo, kung tayo nag-aaral, kung tayo natututo, ito ay para sa bawat isa. No? Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Sabi nga, kung may graduation, sabay-sabay tayong gag-graduate. Walang maiiwan. Kaya nga, kung pwede lang, maging excited na, uy, anong kwan ka na? Anong level ka na? So, kailangan maghabol, di ba? Kasi para makasama ka dun sa graduation. Hindi, kasi, nakakalungkot din kasi na isipin. Di po ba? Nakakalungkot din kasi na isipin yung may naiiwan. Kailangan sabay-sabay tayo. Di ba? So, diretso po.
Oh, kaya pala number 2. Number 1 pa lang tayo, bro. So, ayan, yung number 1, nasalakay na natin, no? Have an eye to this truth in all comforts. The number 2, have an eye to this truth in all ministries. Amen. Yung natalakay po natin. The number 3, have an eye to this truth in all religious movement and judge them but his standards. Amen. So, katatapos lang natin to. The number 4, have an eye when you are under of great weakness, physical, mental, and spiritual. Amen. So, makikita rin natin dito yung katotohanan. Titingnan din natin yung katotohanan kapag nasa ilalim ng isang pakiramdam. Sabi nga yan, matinding kahinaan. Physical, mental, o spiritual. Nararanasan nyo ba yan? Amen, ano? So, hindi po natin may kakaila. Minsan, nararamdaman natin yung kahinaan na yan. Physical, di ba? Physical, napapagod yung mga katawan natin. Diba? Napapagod yan. Mental, kung minsan exhausted ka na sa trabaho, exhausted ka pa sa mga pag-aaral, diba? Pero, sabi nga, maging sa ating spiritual, minsan nangihina tayo. Alam niyo po ba na minsan may pakiramdam na kakaiba sa atin. Yung parang nanghihina sa kabila ng lahat na nakadalo ka na sa lahat ng mga dapat na panambahan, sa pagsamba, natapos ang pakikinig sa ating preaching, nagawa yung tungkulin na naka-assign sa atin. Yung ba parang pagod na pagod. Samantalang kumpleto naman tayo kung natulog ka, nakapagpahinga, diba? May malinaw na kaisipan, nalugod ang Panginoon sa ating ginawa para sa Kanya. But then, sabi nga ng Panginoon na hindi niya ito ipinagbabawal na maramdaman natin. Amen. Hinahayaan ng Panginoon na tayo po ay manghina. No? Ang ibig sabihin na manghina, yung kahit nanghihina ka, hindi ka mawawala kasi papalitan niya yan ng kalakasan. Yes. Strength na nagmumula sa kanya, di ba? Pagod na pagod yung katawan mo. Pero ano yung wisdom na ibibigay niya? Magpahinga ka. Huwag mong abusuhin yung sarili mo. So, sumunod. Di ba? So, kung may karamdaman ka, magpagamot ka, uminom ka ng gamot. Di ba? Ano yung mga gamot na yan? Yan yung mga instrumento na ginagamit ng Panginoon, yung doktor, yung hospital. So, gawin mo. Kung pansarili mong gamot na doktor ka na sarili mo, minum ka lang na kung anong ininom mo, hindi pa rin nawawala. Wisdom na, kapatid. Diba? Kailangan mo nang pumunta ng doktor. Diba? Sabi ni Lord, pumunta ka na dun sa aking manggagamot. Ikaw, sapagkat kailangan mo na siya. Diba? Amen. Di po ba? So, ano pa? Yung mga kapaguran na meron tayo, kapagurang spiritual na nang lalamig. Di ba? Nararanasan natin yan. Gusto rin ng Panginoon na maramdaman yan. Maramdaman natin. Kasi, gusto niyang mamiss mo siya. Di ba? At gusto niyang mamimiss ka rin ng Panginoon. Pero sometimes, sabi nga, huwag natin pong abusuhin. Even though sinabi ng Panginoon yan na ipinaparanas sa atin yan, pinaparamdam niya yan. So, huwag po nating abusuhin. Kailangan pa rin natin siya sa ating buhay. Diba? Sabi nga, papawihin niya ang pait ng ating paghihirap sa pamamagitan ng pagpapaalala sa atin na ang Espiritu Santo ang lulwalhati kay Kristo. Amen. Kahit naranasan natin yan, diba? Hindi natin alam na lulwalhati natin siya kapag hindi natin inaabuso kung ano yung ginagawa natin. So, sa atin po na mga nagpipreach, nakasama natin ang Banal na Espiritu, nalulwalhati natin si Kristo. Amen. Yung mga nagtuturo, nalulwalhati natin si Kristo. Kasi, di ba, isipin mo, binigyan ka ng assignment. Mag-preach, magturo ng training, o kung ano man. No? So, hindi mo naman babaliwalain yung binigay na yun sa'yo eh. Anong gagawin mo? Di ba? Mag-aaral? Magbabasa? Magre-research? Amen? Di ba?
So, yun ang gusto ng Panginoon. Di ba? Kaya, naluluwalhati natin. Tandaan po natin, mga kapatid na nagtuturo, nabibigyan ng assignment, naluluwalhati natin ang Panginoon kapag tayo ay sumunod. No? Na mag-aral, magturo. Di ba? So, kuminsan, yung ating pong kahinaan ay maaaring makatulong pa sa pagbibigay daan para sa higit na magpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Yung kahinaan natin na gagamit ng Panginoon upang siya ay manwalhati. Maari tayong magpuri even though tayo ay may kahinaan upang kapangyarihan ni Kristo ay mapa sa atin. Nangihina ka kapag nagpuri ka, nagpraise, di ba? Sumamba sa Panginoon, nag-worship sa Kanya. Ano yung mararamdaman mo after? Diba may kalakasan na ibinabalik sa atin? Amen. Diba? So yung kalakasan natin, yung kahinaan natin, yung kapaguran natin is napalitan niya ng kalakasan na nagmumula sa Kanya. So sabi nga, hindi lang mang tayo ang nagsasalita, kundi ang Espiritu ng Panginoon ang nagsasalita sa pamamagitan natin. Amen. So katulad po ngayon, nandito ako sa inyong harapan. Ako yung nakikita niyong nagsasalita, pero si Jesus Christ ang nagsasalita. Ang banal na Espiritu ang nandito sa akin. Hindi ako, hindi si kabayan. So, ang banal na Espiritu ang nasa akin. Amen po? Then, number five na. Point five, have an eye to this truth amid all oppositions, controversies, and contentions. Amen. Sabi nga, tingnan din natin yung katotohanan sa kabila ng oposisyon, paglaban, sa kabila ng mga kontrobersiya o pagtatalo. No? Kung tayo lamang may tungkuling luwalhatiin si Kristo, baka tayo ay masaktan. Ngunit dahil sa banal na Espiritu ay ang luluwalhati kay Kristo, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa ligtas ng mga kamay. Amen. So ang banal na Espiritu ay kasama natin. The Holy Spirit is with us always. Diba? Ang walang hanggang layunin ng Diyos na ilagay ang kanyang hari sa trono at gawin na si Kristo ang maghari magpakailanman at kailanman ay dapat na matupad. Dahil ang Espiritu Santo ay nagsikap na makitang ito ay maisakatuparan. No? Hindi po hinayaan ng banal na Espiritu na hindi makita yung pagluwalhati sa kanyang Ama. Through us, di ba? Sa pamagitan ng banal na Espiritu, kasama natin siya. Kaya mapapapurihan, maluwalhati ang dakilang Ama through us. No? Ito yung unang punto nga natin, unang observation na tinalakay natin. The Holy Spirit is our Lord's glorifier. Amen, ano? So, number two na po tayo. Yan na yung number two, Brother Lito. Number two observation. Yan. So, sa ating number two observation, sabi nga, Christ's own things are His best glory. Amen. So, yung sariling bagay kay Kristo ay ang kanyang pinakamabuting kaluwalhatian. Ano ba yung mga nangyayari kay Kristo, kay Jesus Christ? Sabi nga, kapag nais ng banal na Espiritu na luwalhatiin si Kristo, ano ang kanyang ginagawa? Sabi nga po, hindi raw siya pumunta ng abroad, yung banal na Espiritu, para sa ayon paman, kundi lumalapit siya kay Kristo mismo para sa sariling kaluwalhatian nito. Diba? Sabi niya, luluwalhatiin niya ako sapagkat tatanggapin niya ang sa akin at ipahahayag ito sa inyo. Dahil sa banal na Espiritu, yung banal na Espiritu ang kumikilos sa ating buhay. Diba? At maluluwalhati ang dakilang Ama through us and the Holy Spirit. No? So, ito ay dapat na kanyang sariling kaluwalhatian. Mayroon siya nito na ginawang higit na malinaw sa puso ng mga hinirang ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, una po sa lahat, hindi na kailangan ni Kristo na sabi nga, yung magkaroon ng imbensyon upang siya ay manwalhati. Diba?
si Kristo mismo na siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman, ay hindi nagnanais ng aninman sa ating mga naging imbensyon o natuklasan o mga makakadami sa katotohanan na hinggil sa Kanya. Hindi na kailangan eh. Alam na ng Panginoon kung sino tayo. Alam na ng Panginoon kung ano yung meron tayo. Di ba nga, nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang. Alam na niya kung sino ka. No? Alam niya na, ang anak kong ito, ang magiging kapalaran niya, si sister na ganito. Ang anak kong ito, magiging matandang dalaga lang siya. Diba? Or, ang anak kong ito, diba? Alam mo yun. Pero huwag mong mawala ng pag-asa. Diba? Yung mga single dyan, huwag mong mawala ng pag-asa. So, manatili pa rin ang manalangin kay Jesus Christ, ating Panginoon, kung ano talaga yung para sa inyo. Diba? So, katulad namin, katulad nyo, sino bang mag-aakala na ako pala yung magiging isang byuda? Diba? So, nagkaasawa pero nabyuda agad. So, hindi ko naman na inisip yon sa buhay ko na mangyayari. But God knows. Diba? So, iyan yun. Alam ng Panginoon, kilala niya ang bawat isa sa atin. Alam niya yung kapalaran ng bawat isa. Sino bang mag-aakala nakarating tayo ng Kuwait? Dito pala natin siya makikilala. Diba? So, samantalang sa Pilipinas, tinatawanan lang natin yung mga born again na yan. Diba? Sa totoo lang, pinagtatawanan natin yan. Diba? Oo, para silang mga baliw, umiiyak, kumakanta, lumulundag. Sumasayaw kung anuman. Pero pagdating pala dito, plan ng Panginoon, maranasan natin kung ano yung mga pinagsasabi natin doon. Diba? So, pero sa totoo lang, napakasarap pala nakasama ang Panginoon. Diba? Amen. So, meron po tayong ilang puntos din na tatalakayin dito. Think of Christ as a person. Isipin po natin si Jesus Christ bilang tao na ipinahayag sa atin ang banal na Espiritu. Sabi nga, ano ang higit na makapagpapanwalhati sa Kanya kaysa sa makita natin ang Kanyang pagkatao? Mismong Diyos at hari ng mga hari, gayon man bilang tunay na tao. So, napakagandang nilalang bilang tao gaya natin, ngunit kasing banal ng Diyos, nagkaroon na ba ng ibang katulad niya? Wala kailanman na naging katulad niya sapagkat siya ay nag-iisa. Amen! Kung iisipin po natin na si Kristo bilang isang tao, ano yan? Pinag-aaralan natin yan sa Alpha, di po ba? So, nalaman natin, natutunan natin na si Jesus Christ ay naging 100% na tao. 100% na Diyos. Amen! Kapatid, ano yung nararanasan mo ngayon bilang tao? Naranasan yan ni Jesus Christ. Umiyak siya, nagalit, nairita, di ba? Nagutom din. Ano pa? Kung ano yung dinaranas natin ngayon bilang tao? Isipin natin, ganyan din ang naranasan ni Jesus Christ. No? So, lagi po natin iisipin yon, no? Na hindi ka nag-iisa sa dinaranas mo sapagkat nauna ng dinaranas ng Panginoon yung dinaranas mo. Amen, ano? So, number two po, think of His birth or incarnation. So, isipin natin yung kanyang pagkakatawang tao, ang kanyang pagsilang sa Bethlehem, di ba? Nagkaroon ng higit na kaluwalhatian sa gitna ng mga hayop na nasa loob ng kwadra nang siya isilang. Kung saan marapat na ang isang hari ay panganak dapat sa bulwagan, no? Na nababalutan ng kulay ube at pinong lino. Walang katulad si Jesus na isinilang na katulad niya magpakailanman. Kung kaya, hindi nakapagtataka na ang mga pantas o yung mga magi ay nagpatira pa upang siya ay sambahin. Amen. So, wala nga pong katulad. Kung isipin natin yung pagkasilang niya, anong nangyari nung nagsimula yung Pasko, di ba? Yung Christmas Day. Kasi yun ang ginugunita natin tuwing Christmas, yung kanyang birth, yung kanyang pagkasilang bilang isang tao na siyang tutubos pala ng ating mga kasalanan. Hindi lang siya basta isinilang, di ba?
Saan siya isinilang? Sabsaban. Sino? Hari ng mga hari, isinilang sa isang sabsaban. Sino yung kasama niya? Mga hayop. Tayo ba bilang tao may isinilang sa ganyan? Wala. Di ba? Saan tayo isinilang? Hospital, bahay. Ako na nga nakako sa bahay lang. Di ba? So, napakapambihira mangyari. Kung iisipin natin, no? Na ganun ang nangyari sa kanya nung siya isilang. Kaya totoo nga, no? Na siya talaga ay karapat dapat na sambahin nung mga magi nang siya ay hanapin nang mangusap sa kanila, 'di ba? Yung yung star na naging gabay nila sa paghahanap, no? Sa hari ng mga hari na isinilang. Yan, isa sa mga iniisipin natin. Isipin natin bilang naging tao siya, bilang sa kanyang pagsilang. Then number 3, think of his life. Amen. Tingnan natin, anong naging buhay mayroon ba siya? Jesus. So, sa lupo ng tatlong taon may git na pagmi-ministeryo niya, ay maraming kapabalaghan sa halos lahat ng uri ng tao ang nakakita sa kanya. Diba? Yung mga tao na hindi sumamba sa kanya yung mga dahil sa mga ginawa niya. Yung kanyang buhay walang kapantay. Diba? Natatangi. Walang katulad nito sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. So yung imahinasyon na hindi kailanman nakapag-imbento ng anumang bagay na humigit kumulang sa perpektong kagandahan ng buhay. Amen. Diba? Anong buhay, anong naging buhay niya nung siya ay naging tao? Nung siya ay nagmi-ministeryo, lahat ng miracles naranasan. Yung patay na buhay, yung bulag na kakita, yung pilay na kalakad. Ano pa? Yung, sabi nga ni Pastor kanya, yung babaeng dinudugo ng 12 taon, no, hinangad niya na gumaling sa paghawak lang doon sa laylayan ng Panginoon. Diba? Ni Jesus Christ sa kanyang pagmi-ministeryo. Sinuong niya yung dami ng mga tao para lang mahawakan yung laylayan ng damit ng Panginoon ni Jesus. Diba? Napakarami. Napakaraming nangyari, no, sa buhay ni Jesus Christ nung siya ay naging tao. Diba? At kung hindi dahil sa kanya, di ba? Kung hindi dahil sa kanya, nasan kaya tayo ngayon? Hindi natin siya nakilala. Kasama sa plano niya na tayo ay makakilala sa kanya. Amen po. Next po, isipin natin yung kanyang kamatayan. Think of his death. No? Maraming mga kabayanihan at martir na pagkamatay na matatawag. Ngunit walang sino man ang maaaring ikumpara sa kamatayan ni Kristo. Hindi niya binayaran ang utang ng kalikasan gaya ng ginagawa ng iba. At gayunpaman, binayaran niya ang utang ng ating kalikasan. Hindi siya namatay dahil kailangan niya. Namatay siya dahil gagawin niya. Sapagkat ito yung nandun sa propesiya na dapat mangyari. Ang tanging kailangan na dumating sa kanya ay isang pangangailangan ng pag-ibig na mapanakop sa lahat. Ang krus ni Kristo ay ang pinakadakilang kababalaghan ng katotohanan o katangisip. Ang katangisip ay nag-imbento ng maraming kahangahangang bagay, ngunit wala nang maaaring tingnan pa sa isang sandali kung ihahambing sa krus ni Kristo. Amen. Yan po. Next week, gugunitain natin yung Lenten season, yung kanyang pagkamatay, di ba? So, kapatid, nakikita natin yung cross nandito sa harapan. Ano ba yung iniisip nyo kapag nakikita cross? Kanina sa ating awit, ano po yung sinasabi kanina sa awit? Kapag nakikita yung cross, we see freedom. Amen, di po ba? So, napakasarap. Napaka kung talagang magmumuni-muni tayo pagdating sa krus na nakikita natin, sipin natin mga kapatid, tayo dapat ang nakapako sa krus na yan. Diba? Dahil sa kamatayan ni Kristo, sa pagtubos sa atin, ano yung mga kasalanan na ginawa natin? Yung mga kasalanan na ginawa natin noon, ngayon, at magpakailanman, dala-dala na niya yan sa krus. Amen. Diba? So, kung minsan, sabi nga,
may pinapagawa siya sa atin. Hindi natin ginagawa. Kung iisipin natin, namatay siya para sa iyo. Para sa ating lahat. Di po ba? Bakit hindi natin kayang gawin? Hindi naman niya sinabing gawin mo yan sa sarili mo. Gawin mo yan, alang-alang sa kanya. At hindi kanya pababayaan. Amen? Di po ba? Kasama mo siya, kasama natin siya. Anong mga pagdurusa, trials, problems na meron tayo? Bakit kaya bilang isang Kristiyano, dinaranas natin ang mga yan, pero baliwala lang. Diba? Chill-chill lang kung may mga problema tayo. Kasi kasama natin ang Panginoon at nakakaya natin yan. Diba? Hindi niya kailanman tayo pinabayaan. Then, next po, isipin natin, think of our Lord's resurrection. Yung pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. Ano po yung sinasabi rito? Pagkatapos niyang may pako sa cross, after 3 days, anong nangyari? Siya ay muling nabuhay at umakyat, no, sa langit. Doon sa, bumalik siya sa kanang ng ating Ama, no? Diyos Ama, di ba? So, ang pag-akyat sa langit ay isang natatanging elemento sa karera ni Kristo na tagapamagitan natin. Ito ay tanda ng kanyang pagpasok sa pinakamataas na awtoridad sa paglikha. Amen. No? So, ito yung pag-akyat niya. Sipin natin. No? Pagpasok sa pinakamataas na awtoridad. Oo nga, yung dakilang Ama, yung God the Father, yung kanyang binalikan, yung kanyang pinuntahan. No? Pagkatapos niya magdusa sa ating mga kasalanan. Pagkatapos niya tayong tubusin, at doon na siya, bumalik na sa kanyang God the Father. No? So, ang pag-akyat sa langit ay tanda ng paglisan ni Jesus mula sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga alagad sa mundong ito at sa kanyang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Dito, itinaas siya sa pinakamataas na awtoridad sa buong sanglilikha, sa kanyang kapasidad ng tagapamagitan bilang nagkatawang tao na anak ng Diyos. Amen. Ginampanan lang niya yung kanyang tungkulin na ipinapagawa sa kanya ng God the Father, no? Para sa atin. Diba? Hindi para sa sarili niya. Alam niya, kaya alam na niya kung ano yung mangyayari sa kanya. Tingnan natin yung God the Father na nagmamahal ng lubos sa atin dahil sa pagmamahal niya. Anong ginawa niya? John 3:16, pinagkaloob yung kanyang bugtong na anak. Yung kanyang bugtong na anak na nagdusa, no? At magdurusa dahil sa atin. Kaya huwag natin kalimutan, huwag po natin kalimutan, ha? Yung pinuntahan niya, yung God the Father, ano ba? Napakasaya ng mga anghel na sumalubong sa kanya. Kung iisipin lang natin, no? Yung kanyang muling pagkabuhay. Sinalubong siya ng kanyang mga anghel upang iluklok dun sa kanan ng Ama na makakasama siya. Amen, di po ba? And then sa kanyang pag-alis na yon, pagbalik sa God the Father, sino yung iniwan niya sa atin? Yung banal na Espiritu. Amen. So, lagi po nating iisipin na tayo'y nagkaroon ng, sabi nga, kung isipin natin, think of Him now at the right hand of the Father. Yon, yung nasa kanan na siya ng Diyos Ama, nakasakasama siya. Diba? Mayroon siyang iniwan sa atin na kung ano man yung ating gagawin. Diba? Nakita natin yung mga pagluluwalhati sa kanya. Yung kaluwalhatian na bumalik siya sa kanyang Ama. Diba? Pero sa kanyang pag-alis, dinalhan niya tayo ng regalo, sabi nga, na gagawin natin upang maluwalhati siya o masiyahan. Kung nais nating luwalhatiin si Kristo, dapat tayong tumanggap ng mga regalo na mula sa kanya. Napakarami nating tinatanggap na regalo. Di po ba? Napakaraming regalo mula sa kanya na kung minsan ay sinasabi ng iba na wala sila nito. Never po ninyong sasabihin na wala kayong sinanggap na regalo galing kay Kristo. Meron lahat tayo. No? Ngunit hindi pa lang natin ito natutuklasan. Nariyan lang yan, kapatid. Panalangin lang na ipakita o iparandam
exist din sa atin, or kung minsan may hinahangad tayo na magkaroon. Matutupad yon kung titingnan ng Panginoon ang laman ng ating puso. Kung karapat dapat, ito ay kanyang ipagkakaloob. No? Pero kung pansarili mo lang, hindi niya ito ibibigay. Diba? Pag nakita niya yung puso natin, ipagkakaloob niya kung ano man yung hinahangad natin, yung dinidesire natin sa ating puso na regalo na ibibigay niya, yun ay mangyayari. Diba? Isang napakahalagang regalo yung ibinigay niya, yung ating kaligtasan. Di po ba? Diba tinanggap natin siya bilang ating Diyos na tagapagligtas? Noon hindi natin kilala kung sino si Jesus Christ. Wala tayong relasyon sa Kanya. Kilala natin may Diyos. Noon, di ba? Ganun tayo eh. Kilala natin, alam natin may Diyos. Pero, wala tayong relasyon sa Kanya. Di po ba? Nagpe-pray ka, pero alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon na nagpe-pray ka. Naririnig niya yung panalangin mo. Lalong-lalo na, nung mga panahon na tayo makasalan. Lahat naman tayo makasalanan, di po ba? Walang pumasa sa kanyang pamantayan. No? So, alam niya yan. Di lang natin siya kilala noon. Pero, gumagawa siya ng paraan. He is a way maker para siya ay makilala. Di po ba? Amen. No, nandito tayo noon, wala tayo rito eh. San lang tayo? Nandiyan lang tayo sa tabi-tabi, pag-alagala, kung saan nakakarating. Pero ngayon, inuuna natin siya. Kasi nakilala natin siya. Dahil, pinagkalooban niya tayo ng regalo ng buhay na may kaligtasan. Simula nang tayo ay nasa kanya. Amen po? Amen, no? So, number 3 na po tayo. Running dito. Yeah, number 3, Christ's glory is His Father's glory. Amen. Ang kalwalhatian ni Kristo ay kalwalhatian ng Kanyang Ama. Di po ba? Sabi nga po nung nagsulat sa ating series, ay napakalalim ng ikatlong punto na ito. So, hindi lamang po yung nagsulat ng series na tinatalakay natin. Maging ako po mismo, sa akin po, hindi lamang itong pangatlo ang malalim, kung hindi ang kabuwang pang-apat na mensahe na tinatalakay natin ngayon. No? Ito po, sinasabi ko po ito ng tapat sa inyo, sa totoo lang. Diba? Sa naging karanasan ko po kasi habang ito ay binabasa, pinagmumuni-muni, totoo na ito ay masalimuot. Di po ba, Pastora, Pastor Gab, no? Sino pa yung mga preacher dyan? Pasturo, di ba? Napaka! Sa totoo lang po, napakalalim talaga ng message number 4 na ito. Nung una, gusto ko na pong sumuko. Sabi ko, makikipagbalit ako ng aking ituturo. Tinatanong ko si Lord. Lord, sabi ko, bakit naman ganito yung napunta sa akin? Bakit ang lalim? Napakamasalimuot. Hindi ko alam saan ako mag-uumpisa. Sa totoo lang po, kasi pag nabigyan ako ng assignment, kung, let's say, babasahin ko na yon, and then habang nagbabasa, may pumapasok yun, may revelation na. But then ito, kailan ko binigay yung assignment? Lord, wala akong maisulat, wala akong maintindihan. Sa totoo lang po talagang napakabigat niya. Napakalalim nitong mensaheng ito, number 4. But praise God, binigyan ako ng excitement nung ito ay binabasa ko, nung talagang humingi na ako ng panalangin sa banal na spirito. Natulungan ako. Ayan po. Lumalabas sa akin, hindi galing sa sarili ko. Ito'y galing sa ating Diyos Ama, Jesus Christ, no, sa ating banal na spirito. So, kung napapansin po ninyo na Friday at Sunday, minsan parehas lang yung topic. Kanya-kanyang revelation ang ating napapakinggan, di po ba? Kasi nga, yung iba, yung nice ng Panginoon na marinig natin, o kung minsan, ay wala na sa ginawa ng preacher, yung kanyang sinasabi. No? Yung kanyang sinasabi at Holy Spirit nang nangungusap sa atin. Na totoo lang. Sa Sunday naranasan ni Brother Ed, di po ba sinabi niya,
yung mga ipinipreach pala niya is wala na doon sa kanyang ginawa. Sino na yung nagsasalita? Yung banal na espiritu. Kumbaga talagang bilukuban na ng banal na espiritu yung tagapagsalita na nasa inyong harapan. Sa totoo lang po, talagang minsan yung sinasabi namin, may ginawa kami pero hindi yun ang lumalabas. Hindi yun ang sinasabi namin. Wala na pala dito sa ginawa namin. Kumbaga, yung ginagawa po namin is guide lang. Balangkas lang. No? Pero, sa totoo lang, kung minsan, wala na pala yung sinasabi namin. Tingnan po ninyo, no? Yung revelation, yung fresh revelation na pinagkakaloob ng banal na espiritu. No? Minsan, sa pagsasalita namin, yung isang salita na yun na nag-struck sa'yo, iba ang lalabas na paliwanag. Diba? Napakalayo. At minsan, sabi nga, kung may tinatamaan, sabi nga, kung may nababanggit man ang mga tagapagsalita na nandito, hindi po galing sa amin yun. Galing yun sa banal na espiritu. Ito yung sabihin mo. Dinidictate sa amin. Ito yung sabihin mo. Huwag yung ginawa mo. Totoo po yan. Nararanasan namin yan. Kahit anumang pagtuturo yung ibinibigay sa amin, talagang minsan may natapos ka na at the end, papalitan mo pa yon. Kasi hindi yun ang gusto niya. Diba? Kasi meron siyang iba na ipagagawa. Meron siyang ibang iuutos sa'yo na gawin mo. Naalala ko lang yon sa panahon ng yung bago-bago pa lang po ako na yung sa Seven Last Words. Meron anong number yon na ibigay sa akin. Tapos na ako. Bukas na yung Friday na ano. Alam niyo po, yung buong magdamag na yon, hindi ako pinatulog ng banal na espiritu. Sabi niya, parang yung mga talampakan ko, kinikiliti ako. Gising ka, tumayo ka dyan, kumuha ng ballpen, kumuha ka ng notebook. Alam niyo po ba na yung oras na yon na sumunod ako sa kanya, nagsulat ako. Kaya sabi ko, ito ba ang gusto mo? Tinatanong ko siya. Iba dun sa ginawa ko. Minsan po kasi, okay, nagre-research din kami. Pero, yung nakikita mo, yun ang gusto mo eh. Diba? Yun ang, ito yung ituturo ko, parang ang ganda nito, Lord. Pero hindi pala. Pagdating ng totoong ano mo na, iba yung ipagagawa niya sa'yo. Iba yung sasabihin niya sa'yo. Ito ang gawin mo. No? Ito yung gawin mo at hindi yan. Parang ganon. Kaya talagang mangungusap at mangungusap siya sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya kayo yung mga na-assign na magturo, siya lang ang kasama natin at walang iba. Huwag kayong matakot. Ganyan naranasan namin noon. Natatakot kami. Diba, Pastor? Pastora? Ako, lalakas na loob nyo. Ako talaga, hindi ko akalain na tatayo ako dito at magsasalita. Salamat sa banal na Espiritu na kasama. Amen. So sa atin pong, sabi nga, Christ is all that the Father has. No? Yan. Lahat, no? Sabi nga, ang kalwalhatian ni Kristo ay kalwalhatian ng kanyang Ama. Amen. Ang lahat ng bagay na inaasam ng Ama sa akin, kaya't sinabi ko, nakukuha siya ng akin at ipapahayag sa inyo. Una po, sabi nga dito, Christ is all that the Father has. Isipin natin, una, ang lahat ng kay Kristo ay mayroon ng Ama. Diba? Kapag tayo ay na kay Kristo, nakarating na tayo sa ating eternal Father. Sa ating all-knowing, omnipresent, omniscient, o sa ating almighty immutability na Diyos. Amen. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa, may likha sa bawat isa sa atin. Diba? Lahat ng bagay ay mayroon ng ating God the Father, at lahat ng kapangyarihan ay pinagkaloob sa pamamagitan ni Kristo sa langit at sa mundo, kung kaya lahat ng ito ay mayroon siya. Amen. At higit pa, ang Ama ay niluwalhati sa kalwalhatian ng Kristo. Huwag nating isipin na kung dinadakila natin si Kristo, binabaliwala natin ang Diyos Ama. Never po natin iisipin yun. Diba?
si Jesus Christ, si God the Father, the Holy Spirit ay iisa lang yan. No? Lahat, kapag dinadakila natin ang isa sa kanila, isa lang ang ating nilulwalhati. Isa lang ang ating dinadakila. Hindi tayo marapat na magsalita o mamutawi sa ating mga labi na higitan si Kristo kaysa sa Diyos Ama. Huwag nating sabihin na mas higit si Jesus Christ. Hindi. Or mas higit si God the Father. Or mas higit yung Holy Spirit. Hindi, no? Nakakahiya naman na kinukumpara natin yung tatlo. Iisa lang po yan. So, kailanman ay hindi pinapangaral, no? Si Kristo bilang maawain at ang Ama bilang tanging makatarungan o si Kristo bilang nagpapakilos sa Ama na maging mapagbiyaya. Nalaman at naniwala tayo sa sinabi mismo ni Kristo. Ano yung sinabi niya? Ako at ang aking Ama ay iisa. Amen. No, yun ang ating pinaniniwalaan. Kung mas malwalhati si Kristo, mas malwalhati ang Ama. At kapag ang mga tao na sinasabing mga Kristiyano ay nagsimulang itakwil si Kristo, itinatakwil din nilang Diyos Ama ng may kalawakan. Kumbaga, binabaliwala din si God the Father. Kapag hindi natin, hindi tayo sumusunod kay Jesus Christ, kung ano yung pinapagawa sa atin, ganun din sa God the Father. Abot-abot na rin yun. Diba? Kung sa ating pananalangin, diba, pag nagpipray tayo, ano yung muli? In Jesus' name, we pray. Amen. Through Jesus Christ, no, nakakarating sa Panginoon yung ating mga panalangin, yung ating mga idinudulog. No? Ano man yung ginagawa natin, kinakausap natin, idinudulog yung ating mga inahing sa Panginoon. Yung Panginoon na nakikinig, naiintindihan kung anong meron tayo at nababatid ang lahat ng mga nangyayari sa atin. Iisa lang yan. Alam lahat yan. Naririnig yan ng God the Father through Jesus Christ. Parehas natin i-acknowledge, no, sa ating mga nararanasan. Kilalanin yung banal na Espiritu kung saan ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo ay isa. So, sumunod naman po, no? Ay kailangan na pamunuan na ipakita sa atin ang banal na Espiritu ito at sigurado naman na ginagawa niya. Holy Spirit must lead us to see this. Amen. So, yung banal na Espiritu, siya yung kumilos. Siya yung kumilos sa atin upang makita natin mangyari yung nais ng Diyos Ama. Nakikita naman natin sa ating buhay ang pagkilos ng banal na Espiritu. Malamang kung wala sa atin, ito ay marami ng mga kamalian ang nagawa natin sa buhay. Di po ba? Sa ngayon na nakilala na natin ng Holy Spirit, nararamdaman natin minsan na talagang tayo ay kanyang nire-rebuke, di ba? Sa ating mga nabibitiwang salita na hindi marapat bigkasin. Di po ba? Totoo ito? Minsan, may naiisip kang salita na hindi karapat dapat isipin, pero naisip mo yon, nire-rebuke tayo ng banal na Espiritu. Diba? So, sa ating mga ikinikilos na napakalayo sa ating mga natutunan, Holy Spirit is with us. Diba? Huwag mong gawin yan. Hindi yan itinuro sa'yo. Diba? Sa pakikisama sa kapwa, maging yan man ay hindi mananampalataya, kailangan natin ang gabay ng banal na Espiritu. Amen. So, sa ating po mga napag-aralan sa dakilang misteryo ng banal na Espiritu, kung susundin natin ang nais niya kailanman ay hindi tayo babagsak o magkakaroon ng trouble sa ating pamumuhay. Bilang tao na minsan talaga ay nagiging mahina, nandiyan ang Holy Spirit na magpapalakas sa atin. Magbibigay ng strength, kapangyarihan na magawa ang bagay na nararapat. Kumilos ng tama at sapat ayon sa kalooban ng Panginoon. Holy Spirit, Jesus Christ, no? At Diyos Ama na nasa ating buhay. Amen. Paniwalaan natin kung ano ang tinuturo sa atin ng banal na Espiritu at papurihan ang kabanalan ng ating tagapagturo. Amen. Glorify God the Father
Glorify Jesus Christ. Glorify the Holy Spirit. Amen. Na nasa atin. So kung saan, habang tayo lumalago, narating natin ang pagpupuri sa Panginoon. No? Habang tayo ay lumalago sa ating buhay espiritual, nagawa na rin natin yung pagpupuri sa kanila. Pag-worship sa kanila na ginawa ng ating mga ninuno. Ginawa ni na Abraham, ginawa ni na Moses, ginawa ni na Jacob, at sino pa yung mga nasa Old Testament, no? Na talagang nagpuri sa ating Diyos Ama, sa ating banal na spirito, no? So yung Panginoon na kanilang sinamba noon ay ang Diyos na atin pa rin sinasamba at dinadakila sa ating kasalukuyang panahon. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At ito ang Diyos na hindi nagbabago. Tumutupad sa kanyang mga pangako. Amen. May pangako. Napakaraming pangako ng Panginoon sa kanyang mga salita. Diba? Ang Diyos na dakila, nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Ano man yan, physical, emotional, at spiritual. Maging iba pa na karamdaman mayroon tayo, iisa lang yan. Yan ang ating kasama sa ating mga buhay. Amen po. O kaya po, sa aking pagtatapos, lagi nating alalahanin, no? Palagi na yung Holy Spirit is our Lord's glorifier. Christ all things are His best glory, and Christ's glory is His Father's glory. Amen po. So ito po yung aking may babahagi.